matatawaran ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay sa panahong ito. Hindi na kailangang paalalahanan niyan ang batang ito na maya't maya. Ito ang pinagkakaabalahan. Tila masyadong sineryoso ng 9 taong gulang na batang ito mula sa Nueva Ecija ang payo ng mga eksperto na para makaiwas sa virus, maghugas ng kamay. Idinamay pa niya pati ang kanyang mga paa. Sa isang araw, mga ilang beses ka naghuhugas? Hindi ka pa mabilang, siguro 1 milyon. Pero sa sobrang tindi niyang maghugas, ang kanyang mga kamay at paa, namumuti, nangungulubot at nagsusugat-sugat na. Hindi ka natatakot, nakabasa ng tubig, baka paputulan ka ng paa. Natakot po, baka po kasi lumala po yung paa ko. Itago natin siya sa pangalang Lucas. Pero gustong linawin ang kanyang pamilya. Bago pa nagka-pandemya, wagas na raw talaga kung siya'y maghugas ng mga kamay at paa. Pagkagising pangalang ni Lucas, tubig na agad ang kanyang hinahanap. Pagising ko po ay gagawin po ko po ay maghugas ng paa. Pagkatapos ng isang oras, muli siyang maghuhugas ng paa. Igaban ko na naman dito. Mamaya pag nakita naman na mapuno na naman yun na naman gagamitin niya. Kahit po itago namin. Sa inumin po siya kukuha. Kapit po naglalaba ako pag kung wala siya makita ng tubig. Doon po sa pinaglalabahan ko, bubuhos po niya sa paa niya para po mabasa lang yung paa niya. Pati panghugas ng bigas, sa kanya'y walang takas. Wala, hindi po siya nakikinig. Basta dire-diretso po siya maghugas ng paa niya, tsaka kamay. Kapansin-pansin ding malimit basain ni Lucas ang kanyang labi at kamutin ang kanyang mga kamay at paa. Masakit po. Tinitiis ko lang po. Kahit gabi na, si Lucas hindi pa rin mapakali. Kahit matutulog na po siya, tatawin siya maghugas ng paa. Ngayon po, pag siguro na antok na siya, babalutin na lang po ng unan yung paa niya. Tapos makita mo po siya, kinukus-kus-kus po niyang ganyan. Anong pakiramdam ka pag nakadagan yung unan? Masarap po, nakakalimutan ko po yung tubig. Ang mga kamay at paa ni Lucas, bukod sa nangungulubot at nagkakasugat-sugat, namamatay na rin ang kanyang mga kuko. May mga sugat na rin siya sa labi. Masagi lang po dun sa semento. Magkuskus lang po, tanggal po yung balat niya. Mga nakatayo pong balat. Kaya po binabasa ko yung para po hindi po matuklap yung balat. Kapag po nagbabasa po ako, masarap po sa pakiramdam. Sinubukang gamutin ni Beverly ang mga sugat ng kanyang anak. Ang binili ko pong ointment noon yan, yung tiki-15 pesos na kulay green sa palengke. Tapos nung natanggal na yun, naulit na naman, dumami ng dumami hanggang siya hindi na tumatalab yung ointment na yun. Ayoko pa magpapahid po kasi ng ganun, nasasaktan po kasi ako. Masakit doon! Pag mo po mainit na bayabas, masarap po kasi yun. Ayun po yung gusto kong gamot. Bata pa lang daw si Lucas. Malinis na ito sa katawan. Ang hilig ni Lucas sa pagligo, unti-unti rin naman daw nawala nung pumapasok na siya ng eskwela. Nakatapatos po kasi, yung paa ko po kasi, doon po siya nakakaginawa. Pero hindi nagtagal, balik sa dati. Palagi siyang pumupunta sa CR po, naghuhugas ng kamay. Every 30 minutes siguro. Pag walang tubig sa CR po, talagang sinusubo niya yung kamay niya na palaging nakaganyan. Ang batang madalas maghugas, nakatikim ng panghuhusga. Sabihin nila, ang bawa-bawa mo kasi yung kamay nga po niya. Ayaw po nilang kalaro. Dahil nandidiri po sila doon, pinandidirian po sa kasi sir. Huwag kayong makipaglaro dyan kay may virus yan. Kahit po naririnig namin, tatalikod na lang po ako. Iiyak ko na lang po yun. Nagagalit ako dahil binubuli po nila ako. Naasar po nila akong abloy. Dahil dito, si Lucas tumigil sa pag-aaral. Kaya lumayo siya sa mga tao. Pupunta na po ako ng bukid kapag po umaga na. Doon po ako magraro. Gustuhin mang may pagamot o malaman ni Beverly kung ano ang kondisyon ng kanyang anak, hindi naman niya magawa. Wala silang pera. Wala ka pong mautangan dito sa kapitbahay. Naranasan ko yun, sir. Sana po itanggalin na po sana yung pagtubig-tubig niya para po marami siyang makakalaro. Masakit po sa akin bilang nanay na makita mo yung anak mo pandidirian ng kapwa kalaro niya. Naalarma kasi ako baka magkasakit siya, lagnatin siya, magkapulmonya siya. Nakikita ko po kasi siya na sinisingil po ng mga pinag-utangan niya. Pre po, masakit po, lalayo na lang po ako. Natakot po kasi, baka po kasi lumala po yung paa ko.
Angis ko pa na gumaling po. Kaya sinamahan ng aming team si Lucas sa isang espesyalista. That is irritant contact dermatitis. Siguro dahil ang exposure niya yung tubig lang galing sa tubig poso. Marami kasi itong minerals. So paulit-ulit, yan din siguro ang naka-irritate plus the sabon. Dapat i-educate natin, sasabihan natin na it's okay na maghugas, pero wag naman napakadami. Lahat ng sobra ay hindi maganda. Tapos magbibigay tayo ng lotion na nagpapalambot ng balat. Plus, syempre, bibigay tayo ng anti-inflammatory. Sinagot na rin ang aming programa ang pambili ng mga gamot ni Lucas para sa kanyang mga sugat. Pero bakit nga ba paulit-ulit na naghuhugas si Lucas ng kanyang mga kamay at paa? Inilapit namin ang kanyang kaso sa isang psychiatrist. Payo rin niya. Tinatawag na obsessive compulsive disorder, mayroon nalalagay sa utak niya na isang thought na kailangan maghugas, madumi kamay ko, madumi. Hindi siya mapapakali hanggat hindi niya ginagawa yon. Gagawin natin behavior therapy. Babaguhin ho natin yung pananaw niya para mabago yung pag-iisip niya at yung mga ginagawa niya. Subukan natin yung isa lang, ito lang. Subukan mo ito lang. Hindi po pwede. Ayan, kaya pala. Subukan mo ngayon dalawa pa. Isa pa. Hindi na po pwede. Subukan mo na po isa pa. Subukan mo yung huli na lang. Isa na lang. Isa na lang. Kumusta yung pakiramdam mo? Masakit po. Sumasakit, okay. Relax, relax muna tayo, ha? Huwag niyong papaluin, huwag niyong tatakutin. Kailangan lang natin ipapakita sa kanya na kaya niya. Tigilan na ang panghuhusga, pati na rin ang paghuhugas kamay dahil pare-pareho naman tayong may kakatuwang katangian. Imbes na hanapin ang kakaiba sa ating kapwa, bakit hindi natin tignan ang ating pagkakapareho? Katulad ni Lucas, na gaya ng marami sa atin, gusto ring maging abot kamay ang kanyang mga pangarap. Ang pangarap ko po ay maging sundalo po para po matulungan ka pa pamilya ko. Sana po magamot po ako. May tulungan niyo po ako na magamot po yung paa ko. Para po marami na po makipaglaro po sa akin. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.